I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill the engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never... Paano ko lang kalimutan natin lahat yan? Nagkaibigan tayo dati dahil may mga sama tayo, kalimutan na natin. At kalimutan na natin na magkaibigan tayo, magkumpare tayo, kalimutan tayo. Para wala na. Parang kakilala tayo, okay na tayo. Pero okay, hindi na tayo kilala. Kalimutan natin, kilala kita. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So, handa rin naman itong si Sean Gabe Bonds makipag-ayos sa kampo ni Cuadro alas John Riel Casimero, dahil hindi rin naman may kakaila na meron din naman silang pinagsamahan at hindi lang pinagsamahan, naging isang magkaibigan din sila sa isa't isa. Kung inyo pong maalala ang laban ni Cuadro alas John Riel Casimero kontra Guillermo Regondo na kanya lang pinaulanan ng suntok dahilan sa pagkatalo nito. Pagkatapos ng laban na iyon ay sinabihan daw si Cuadro alas John Riel Casimero na manatili muna sa bansang Amerika para maayos ang mga susunod nitong mga laban sa kanyang boxing career. Ngunit sadyang nagpumilit daw itong si Cuadro alas John Riel Casimero na umuwi ng bansang Pilipinas para doon ipagpatuloy ang kanyang mga training habang naghihintay sa mga susunod pa niyang mga laban. Simula noon ay talagang wala na silang komunikasyon ng MP Promotion dahil di umano ay pinutol na ni John Riel Casimero ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos noon ay tinanggal naman ni Cuadro alas John Riel Casimero si Coach Nonoy Neri bilang kapalit naman ng kanyang kapatid na si Jason Casimero. Dahil sa ginawa ni Cuadro alas John Riel Casimero ay talagang naghihinayang itong si MP President Sean Gabe Bonds sa karera nitong si John Riel Casimero. Dahil kung nanatili daw siya sa MP Promotion ay tiyak na malayo na ang kanyang naabot. Ganun pa man ay bukas pa rin naman ang pintuan ng MP Promotion para sa former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero na papasukin sa kanilang bahay. May mga kasamahan lang daw talaga si John Riel Casimero na mahilig manggatong or manira ng tao, in short may mga salsilero. Ngunit ang mga tao na yan ay talagang tinanggal na ni Cuadro alas John Riel Casimero sa kanyang team. Isa na raw rito na tinanggal niya sa team ay itong si Silver Voice TV, na hanggang sa ngayon ay solid supporter bilang isang number one basher ni Cuadro alas John Riel Casimero. Paano ko lang kalimutan natin lahat yan? Nagkaibigan tayo dati dahil may mga sama tayo, kalimutan na natin. At kalimutan na natin na magkaibigan tayo, magkumpare tayo, kalimutan na tayo. Para wala na. Parang kakilala tayo, okay na tayo. Pero okay, hindi na tayo kilala. Kalimutan na natin, kilala kita. Wala nang away sa alam na natin kung sino ka man. Kaya ano natin, kasi kami ngayon, nandito kami. Kung tumusuporta ka, suportahan mo na lang kami. Lang guys, sana masaya ka. Na tagumpay kami sa lahat ng laban namin. Lahat ng laban namin nagtatagumpay kami. Hindi kami natatalo. Ilang bisis na kami nagsama, hindi kami natatalo. Diyan natin, kalimutan na natin kung sino ka man. Kung saan ka man ngayon, dyan ka lang. Dito lang kami. At tuloy yung pangarap namin. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill the engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never... Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So, undefeated Pinoy top prospect na si Carl Hamas Martin ang may malaking posibilidad makatapat ni current undefeated and 4 World Division Champion na Oya Inoue aka the Japanese Monsters, dahil si Carl Hamas Martin ay kasalukuyang pangatlo sa world ranking ng WBO sa 122-pound super bantamweight division. Dahil si TJ Doheny ay tinalo na ni Naoya Inoue, at baka isusunod ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman, at kung sino ang manalo sa kanilang laban ay siyang kakalabanin ni Carl Hamas Martin, ngunit ganun pa man ay kailangan niyang talunin lahat ng kanyang mga laban sa mga impresibong panalo. Mangyayari ang Carl Hamas Martin versus Naoya Inoue kapag itong si Naoya Inoue ay mananatili pa sa super bantamweight division. Dahil maraming usap-usapan na balak na itong umakyat sa 126-pound featherweight division,
Ngunit ganun pa man ay kung sakaling man umakyat si Naoya Inoue sa ibang division ay mababakante na ang apat na division, kaya malaking posibilidad na makuha lahat ni Carl Hamas Martin ang apat na world title kung sakaling iwanan ni Naoya Inoue ang super bantamweight division. Napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy fans dito kay Carl Hamas Martin sa taglay nitong lakas para makuha ang kampyonato. Ngunit ganun pa man ay kung sakaling umakyat naman si Naoya Inoue sa ibang division ay hindi pero naman ito makakaligtas kay 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at isang malaking pagkakataon din naman ni John Riel Casimero na habulin si Naoya Inoue sa kahit anumang division. Dahil nakalock target na itong si Naoya Inoue kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na inaasahan na babali at puputol sa pamamayagpag nitong halimaw ng Japan. Dagdag pa sa ating mga balita. Ivana Alawi pinanood ang laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez, hindi maitatanggi at kitang-kita naman na talagang hangang-hanga itong si Ivana Alawi sa lakas at angas ni John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Oto shikashi ni inyo ilito! Ah, yaku, teo tsuita ka dou da? Down ka! Down desu! Sanchez mo ii kanta atutan desu keo ne, kanta ni. いやさすがカシメロ攻撃力ありますねいきなりだまだ30秒経っていませんまずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロまあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェスただカシメロはかなりかかっていますサンチェスの方はランキング世界ランキング入りはしているんですけれどもこちらはバンタム級でのランキング入りということでまあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になりますいやしかしカシメロの方はキレありますねやはり序盤強いですねカシメロ、いきなりダウンが奪われましたまあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しましたちょっとこれは目が離せませんナッシャブジャブここで左フックこれサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ少しフェイントを入れましたサンチェスそこに対して2回目サンチェスも返したカシメロ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 サンチェス立ち上がりにかうなずいた立ち上がりました、残りは1分さあカシメロが来るか仕留めに来るサンチェスしのげるか防戦一方かいや返す、いいですね、返してるそこに打ち込んでいくサンチェスいやカシメロカシメロが集めていく左が入ったちょっとサンチェス力ないですねここタイミング合ってますよ左フック右から残りは40秒少し落ち着くかいやまだ効いているまだ効いている今のクリンチャーサンチェスうまかったですね2度目のダウンは思い切り効かされました残りは30秒左を返した合わせにいってますねカシメロがまた来たこのラウンドどうでしょうしのげるかあ止めた終わったKabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez, ay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panaygawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero, kaya mga haters ni Casimero dyan nasaan na kayo, bakit na nahimik na kayo? Bukod dyan ay dam ako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parents si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Naoya Inoue, where Naoya Inoue, come on! Dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue, bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. Lawrence Cole, the third man in the ring tonight. Christina Poncher and Nico Ali Walsh here with you for our main event. This one's scheduled for 12 rounds.
for the WBC Bantamweight World Championship. The champion Junto Nakatani there in the southpaw stance with the red trunks and white trim. Chip Patana, the challenger tonight in the all black. 78 professional fights for Chip Patana. 53 of those won by KO. 28-0 for Nakatani, 21 knockouts. And that's a pretty impressive record. Even though they were all really in Thailand. Yeah, definitely an inflated record there for the Thai fighter. And, you know, he's got some decent skills, some decent power. Also a southpaw, so the battle of two southpaws here. This is second fight outside of his native Thailand. And Junto Nakatani tonight will be looking to show that there's levels to this game, particularly at the championship level, where perhaps he can make a statement tonight. He's had 9 stoppages in his last 11 fights. Most people think he will get another one tonight, looking at the pre-fight predictions and odds. I know they're filling out right now, and they're kind of seeing each other's rhythm this round. But Chip Patana, to win tonight, he's going to have to use pressure and aggression. Great shot from Nakatani. Already. Looks like he's recovered fairly well from the knockdown. 20 seconds left here in round 6. It looks like Nakatani's looking for that overhand left again. A bit off balance there, and just a strong combination of punches landed once again for Nakatani. Oh, that was a big shot right there. Beautiful left hand. Oh, the fight's over. 2 knockdowns, the fight is over. Just a monster, heavy hitter. 3 consecutive stoppage victories at 118 pounds, and Junto Nakatani. 6, a referee in charge, Lawrence Cole, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC Bantamweight Champion of the World, Junto Nakatani.